YouTube channel na Bella Stream, and this is Bella. Ayan, kain po tayo. Ang ulam ko ay lumpiang togi. Yan, mahilig ako dyan. Siyempre, masarap to kapag may sausawan na suka. Mmm. Sarap. Saba. Kanin. Ayan, nananghalian na ba kayo? Alam ko ang oras na ay lagpas alauna. Ay, alauna ng hapon. No, yan. So, ang topic ng ating vlog ay about moth, no? Moth ay isang uri din naman po ng butterfly. Ang pagkakaiba nito, ang moth po kasi ay malaki yung mata, patulis yung pakpak na pababa, tapos malaki yung katawan. So, sa maniwala kayo sa hindi, ang moth po ay nagpapahiwatig din ng hindi magandang mensahe, no? So, sa ibang bansa, siguro sa ibang bansa, swerte sa kanila to. Pero ito kasi, subo ko na to eh. So, dito din naman sa Pilipinas, marami pa rin naman naniniwala about sa mga paru-paro. Pero, yan ha, tandaan nyo po yung pagkakaiba niyan. Kung ang moth po ay nagawi sa inyong bahay, nakita nyo dumapo sa bintana, sa pintuan, nasa sinampay nyo kung kaninong damit yun, o nakakapasok sa loob ng bahay, ito po ay dali-dali nyo itaboy, ilayo nyo. Pero, medyo magkakaroon kayo ng alalahanin kasi ito po ay nagpapahiwatig na merong hindi magandang mangyayari. Pwedeng may magkakasakit kinabukasan o kaya that day may nagdisgrasya. Hindi natin alam kung sino madidisgrasya basta malapit sa puso mo, no? Kamag-anak, kaibigan, pamilya. Nakakatakot, di ba? Pero hindi ako nananakot. Subok na yan dito kaya pag tuwing may moth, natatakot ako. Kasi kinabukasan, nagkakasakit ang anak ko. Tapos, proof na to dahil nung nagkaroon ng moth at pinasok yung sinampay, nasa damit namin. That day na yon nadisgrasya po yung uncle ko na bangga ang kanyang motor sa taxi. Kaya minadaling araw na siyang umuwi dahil a-arrange pa, tapos medical pa. So, yan po ibig sabihin ng moth. Sa maniwala ko siya, hindi. Kaya kung meron kayong nakitang moth, tandaan nyo po, ang moth ay malaki mata, patulis ang pakpak, mataba ang katawan, no? Tapos ito ay may kulay brown, green, yellow, light brown, dark brown, may pagka orange brown. So yan. So ilayo nyo po yan, itaboy nyo malayo. So kapag just pray na lang po and i-check nyo yung pamilya nyo, i-text nyo, i-call nyo kung safe ba sila. That time na yon nung may nakapasok na moth, pinasok namin sinampay. Nag-aalala ako kasi dalawang member ng pamilya ko umalis. First, si uncle pumasok sa trabaho. Siya nga yung na-disgrasya. Second, yung pamangkin ko umalis kasi involved yung money. Magwi-withdraw siya ng pera. So, di ba? Nung umuwi yung pamangkin ko nung gabi kasi may dinaanan pa siya, safe na. Sabi ko, isang member na lang ng pamilya ang inaantay ko. Pero nagantay ako hanggang madaling araw na na-stress kung si uncle madaling araw na umuwi. Tapos, yun nga, na-disgrasya siya. Nabangga ang moto. So, yun. Tapos, pwede rin ito ay may pahiwatig na may magkakasakit, no? Bigla ang pagkakasakit, no? Hindi natin alam kung yung membro na may edad na o yung mga bata. So, yan lang po. Yan po ang aking mahalagang vlog about sa moth butterfly. Tandaan nyo po, ha? Magkaiba po yung uri ng moth sa butterfly po na talagang nakikita natin, no? Kung saan tayo sanay, no? Ang moth kasi, guys, pasensya na sa ingay. Ang moth po kasi, guys, pwedeng kahit gabi dumating yan eh. Tatambay dyan sa gilid, sa kung saan-saan man, sa haligin ng bahay nyo. Tapos hindi mo na malayan, nakakapasok din sa loob ng bahay, katambay sa bintana, sa pintuan. Napaka kinakabahan talaga ako. So, try nyo. Kung naka-experience kayo ng ganito, balik tanaw nyo. Baka naka-experience kayo before. Tapos ano ba ang nangyari kinabukasan o buong maghapon na yon? Ngayon, i-PM nyo ako. I-share nyo naman kung talaga bang nangyari din to sa inyo. Kung wala naman, thank you. At happy ako na safe at walang nangyari sa inyo. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe. Bye-bye.